have a destiny I know I shall fulfill. Somebody knows it. I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Shall fulfill. Yeah, I have a destiny in that city on a hill. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood, ang kaligtasan ay para sa iyo, ang kagalingan ay para sa iyo, ang himala ay para sa iyo. Ang iyong mga padalangin, gaano man kaimposible, ay sasagutin ng Panginoon. Hindi lang para sa iyo, maging sa iyong mga mahal sa buhay, sa mga taong iyong pinakadalangin. Sapagkat ang Diyos ay nagplano, ikaw ay makapakinig at makapanood. At sa iyong pagsubaybay sa ating programa, o sa pakikinig at panonood through DVD player o internet, hindi kami bibigyan ng Panginoon. Nakilang kapahayag at muli ang ipapahayag ng ating Diyos na kumayo. Nakabago ng iyong buhay at gagamitin ka more mightily effectively in this final hour. Hallelujah. Lahat ng mga nandito sa lugar na ito, taas natin ang ating dalawang kamay, patungan ng langit, kasabay ng mga nanonood at nakikinig sa internet, kasabay ng mga nakikinig at nanonood sa ating radio TV programs. Hallelujah! Yes, Lord, of your presence. Oh, of your presence. We your temple, give you our reverence, and we your temple. Yes, Lord. Give you reverence, arise from your rest, and so. Kasi po kami, pagalingin niyo kami. Gawin niyo kami ng dakilang mga mabubuting bagay. Sagutin niyo ang aming mga patalangin din pa sa aming inaasahan. Lord, mataasin niyo pa ang antas ng aming pananampalataya ng aming pamumuhay. At gamitin niyo pa po kami more mightily, effectively in this final hour.
Lord, bukas ang aming puso ngayon. O natigisalan na inigisin mo na magdugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. At sa oras mo ito, dakilang Diyos, sa hiling po namin, ibigay niyo po sa amin ang inyong katalinuhan upang sa ganun ay mamanawaan po namin ang inyong kapahayagan at higit sa lahat. Bigyan niyo kami ng masaluring puso na matapos namin mapakinggan, ito po yung aming isa sa pag-uri. So ngayon pa lamang dakilang Ama, punin niyo na po ang lahat ng pasasalamat para lamang sa iyong nag-iisang matamis na pangalan ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo at ang bawat sa iyong pagsamin. Amen! Sabi ni Mama Ging, alam mo Papa, ang sakit ng kabilang ulo ko, sabi niya, na ma-migraine ako. At inihahanda ako na yung pain reliever para ilimitin sa sobrang sakit. Pero nung nag-personal prayer ka at ang sabi ko sa Panginoon, Lord, ayokong uminom ng gamot, pagalingin mo ako ngayon. At during personal prayer mo natin last Sunday, pinagaling ng Lord si Mama Ging. Isusugod sa hospital, sa gigma po iyo, taga-gigma po sila. That time, binigo ko sila kilala ba personal. Pero nakarating sa kanila yung number ko, tinunta ko. At isusugod na po yung kapatid natin sa hospital, ay blood, at hindi ayos yung heartbeat ng puso. Nakikinig ko po ba dahil. Then, the husband of our sister in that place, contacted me. Kinunta po ako, nakikinig ko ba dahil. At alam mo ba ninyo, pagdating ko ng ospital, sabi ng kapatid natin, Dok, lalabas na po ako. Ano, lalabas ka na? Eh, hindi ayos yung heartbeat mo at mataas yung dugo mo. Hindi, Dok, ayos na yan, ipag-pray na ako eh. So, nung chinek nga po, purihin ang pangalan ng Panginoon, ayos na po ang heartbeat. Ayos na po ang dugo. Amen! Purihin na po sila. Kaya sa lahat ng mga dumadalo sa Kingdom of Jesus Fellowship, sa mga nakikinig ng programa ito ang sabi ng Panginoon at mga kapatid natin nakikinig through internet, no? At mga through DVD player, lalo na yung talagang nagpa-follow ng ating mensahe, eh talagang hindi tayo mauubusan ng biyaya mula sa ating Panginoon. At nung nagdaan ay kinumusta ko yung mga kapatid natin, particularly sa Nueva Ecija, tuloy po at matagumpay yung gawain natin sa Kampiyon ng Nueva Ecija. Amen! May tao pa po ba rito? At nag-text ko yung isang kapatid natin kasi pinamusta ko nga po. Sabi ko, kumusta? Anong kalagayan nyo yan? Di naman kayo naapektuhan. Sabi, hindi naman daw. Amen! Pero yung mga wala sa kalamuban ng Diyos, yung kanilang pananim, lumuhog sa baha. Nakikinig pa po ba tayo? Sila na nasa gitna ng kalooban ng Lord, taga-Kingdom of Jesus Fellowship, hindi sila naapektuhan. Pero yung mga wala sa kalooban ng Panginoon, lubog sa baha, yung kanilang pananim, hindi na pakinabangan. Nakikinig pa po ba tayo? Yung mga anak ng Diyos, yung mga taga-Kingdom of Jesus Fellowship, iniingatan ng Panginoon. Amen. Praise God. Isa pang kapatid natin, alam pa natin si Lord. Isa pang kapatid natin, sa Kabyaw yun, ituloy ko pa yung kwento sa Kabyaw. At ang sabing ganoon, ito po ang sabi pa ng kapatid natin, malaya na po kami. Amen! Sapagkat isang taon akong nanalangin na yung tagapagturo rito, hindi ka naman pinag-pray na mawala sa KOJF. Pinag-pray ko lang na mawala sa Kabyaw kasi hindi ito lumalago. So malaya na ako, iba ng tagapagturo rito. At yung dalawa kong kapatid na hindi umaatin na ngayon. Amen! Kaya mga kapatid ko sa Kabyaw, tuloy ang paglaki! Tuloy ang paglakas! Tuloy ang paglakas! Tuloy ang paglako! Amen! Sapagat naiwan sa Kabyaw ang mga tao. Amen! Amen! The called, the chosen, and the faithful. Lahat tayo mga tinawag ng Diyos. Amen! Lahat tayo pinili ng Diyos. Amen! Pero lahat ang mga natirayo ng mga tapat. Amen? Sabihin mo sa katabi mo,
napakapalad mo, tapat ka. Praise God! Kaya patuloy po natin na ito po ating mensahe at para sa inyong kaalaman, naka-record din yan at alam kong midweek service, pinapanood po nila ito. Ano po? So, sa mga kapatid natin sa Kapyang Tuloy, sa lahat ng iba't ibang lugar ng Nueva Ecija, sa Cubic, lahat ng iba't ibang lugar ng Pampanga sa Cubic, hanggang Tarlac, hanggang Pangasinan, pati mga kapatid natin dyan sa Gimba. Isang kapatid natin sa Gimba ay nagsabi, at ang sabi niya, napakabait ng Panginoon, Pastor, sabi sa akin, yung guava tree namin bumagsak, apple tree, ano ba mga, yung kay Mito, star apple. Yung star apple tree namin ay magbumagsak, yung acacia ay bumagsak din, pero salamat sa Panginoon. Sabi niya gano'n, kasi dalawang bahay nila, isang lumang bahay sa harap, isang bagong bahay sa harap, amin ay isang bagong bahay sa likod. At ang sabi gano'n, yung acacia tree daw, sa awa ng Panginoon, bumagsak, pero hindi tumama ng lubos sa kanila, tumama sa poste. E tama pa ho ba rito? Kaya naroon po yung pag-iingat ng Panginoon. Amen? So, yung information, hanggang ngayon, habang pinapangaral ko ito, Nueva Ecija is nasa state of calamity siya. Information at ang ilaw doon is on and off. May tao mahubar to on and off at may pag-aayos pa. So, pero salamat sa Panginoon, hanggang kanina may nareceive akong text. Hindi ko alam kung bagong text lang yun o matagal ng text yun, makakabubukas lang ng ilaw eh. Ang sabi ko na salamat sa Panginoon, napakabuti niya. Amen. May tao mahubar dito. Sabi ko tayo ng malakas, napakabuti ng Diyos! Sa mga anak niya! Sa mga tagay ng Jesus Fellowship! Wala na mga nagsalita atin. Sabi natin ulit, napakabuti ng Diyos! Sa mga anak niya! Sa mga tagay ng JF! Palapakan natin sila. Kaya sa lahat ng mga nagiginig at nanonood, ano mo, kayo mo ay nakikinig at nanonood sa iglesia, talagang tinayo ng Diyos may mandate. Hindi ito natayo dahil ginusto lang or out of rebellion o kaya naman ay dinidisiplina ay magpadisiplina nagtayo ng Church of Man but not the Church of God. Amen? And we are the true Church of God. Amen? Tayo ang totoong iglesia ng Diyos. Amen? Tayo ang totoong iglesia ni Kristo. Amen? Dahil si Kristo rito ay Diyos para sa atin. Amen? Palapakan natin si Lord. Napakaganda ng mensahe ito, mga mahal. Itaarap ito ng malalim sa puso ninyo. Hindi ko ito kinopya kahit kanino, ano po. At napakaganda po nito. Mangangaral 11:1 at 2. Ecclesiastes 1 at 2. Sino rito yung gusto ng pagpapala? At tuloy-tuloy na pagpapala. Yung iba nakaranas ang pagpapala, pero hindi nagtuloy-tuloy yung pagpapala. Yung iba naman, nagtuloy-tuloy na yung pagpapala, pero kailangan magtuloy-tuloy yung pagpapala. So ito po ang sikreto. Mangangaral 11:1 at 2. Yan. Anong sabi rito? Ihasig mo ang iyong tinapay sa tubigan. Sabagat ito'y iyong matatagpuan pagkaraan ng maraming araw. Magbigay ka ng bahagi sa pitong o maging sa walo. Sabagat hindi mo nalalaman kung ano ang kasamaang mangyayari sa mundo. Mangangaral 11:1 at 2 or Ecclesiastes 11:1 and 2. Ship your grain across the sea. After many days, you may receive a return. Invest in 7 ventures. Yes, in 8, you do not know what disaster may come upon the land. So ang pamagandang mensahe ay pinamagandang invest wisely. Ang Tagalog yung invest wisely. At sa Tagalog, invest wisely. At sa Tagalog, invest. Ha? Mag-invest ng matalino. Eh, English pa rin yun eh. Maglaan ng matalino. Ano? Maglaan ng matalino. No? Invest wisely. Ecclesiastes 11:1 and 2. Mangangaral 11:1 at 2, pinamagatang invest wisely. Magtalino ng magandaan ng matalino. And this is not only intended para sa ating mga pagpapala,
ito rin ay para sa mga blessing at promotion natin. Amin po ba? Sabi nga na isang kabataan ngayon, kung laud isa, manitutorial sana ako eh, kung hindi ako naakit sa internet. Hindi yung tagamig na Jesus na Lucy. Pero, no regrets, past is past. Amen. Let bygones be bygones. Sabi nga. Pero sabi niya, manitutorial sana ako kung hindi ako naakit sa internet. So, nagkamali siya ng pag-i-invest. Amen? Amen? So, invest wisely. Ang sabi ka nun, ihasig mo yung tinapay sa tubigan. Pag tinapay mo, inihasig mo sa tubig yan. Ilulubog yan, tama. Pero, pagkara na ilang araw, nalulutang yung tinapay. Amen? Nakikinig pa ba tayo? Ito yung ibig tumuyin sa atin ng kasulatan ito. Kung meron kang paglalagakan, kung meron kang paglalaanan, sigurado din mong sa darating na panahon, makikita mo. Amen. Siguraduhin mong sa darating na panahon, makikita mo yung pinaglalagakan mo o pinaglalaanan mo. Ano man ang pinagbubuhusan mo ng panahon, ano man yung nag-i-invest ka ng time, no, ng money, anything that you're investing, no, simply that one day, you will see your investment. Kaya pag hindi mo nakita ang investment mo, nawalan ng kabuluhan ng lahat. Lumipas ang araw, lumipas ang panahon, lumipas ang buwan, lumipas ang taon, sayang. So the message, now the beautiful message of God for this day is invest wisely. Ihagis mong tinapay mo sa tubig, pagkaraan ng ilang araw, no? Makikita mo yan, matatagpuan mo yan, sabing ganoon. At ang sabi pang ganoon, sa verse 8, no? No? Magbigay ka ng bahagi sa 7 o sa 8. Invest more in 7 or 8 ventures. Because time will come, sabi ganon. Because you will know, no? Maybe disaster will come upon the land. Nakikinig pa ba tayo? No? At ang sabi ko nga sa inyo, kada linggo at hindi nyo na lagi kayong magkatabi, at hindi nyo na iiwasan, lagi kayong nagkikwentuhan, subukan nyo nang maghiwalay na ngayon. So siyempre, magmalayos na lang kung kaya pagpatayin na pagpapay-pupay nilang sa bawat isa. At least you are not creating us. Amen. So mga minamahal, ano ba ang magandang investment? Saan ba magandang mag-invest? May tao pa mo ba rito? Number one, mag-invest ka sa isang negosyo mag-click. Huwag na huwag kang mag-i-invest sa negosyo kalubog. Invest in a business that you will gain someday. Invest in a business that will click and you will gain or you will see your profit. Marami ang nagninegosyo bagsak sapagat hindi pinag-aralan kung paano magnegosyo. Hindi inano yung mga negosyo. Alam nyo, madali lang magnegosyo eh. Kahit na hindi ikaw ang pioneer at alam mo, click ang business na yan, pasukin mo. Amen! May tao pa ba rito? Kahit na hindi ikaw ang pioneer, pag alam mo, click ang business na yan, pasukin mo. Ang smart, hindi siya ang pioneer ng text. Glow ang pioneer niya. Pero kinopya ng smart. So, mag-invest ka wisely. Andyan yung pera mo, invest mo na maayos. Ilagay mo sa tamang bangko, sa bangko alam mo hindi palubog, amen. Mag-invest ka ng business na hindi lulubog. Kasi ang marami hindi marunong mag-invest eh. Maraming nangangarap na sila ay someday tataas ang grade nila and they will become cum laude. And yet, hindi naman sila nag-aaral ng maayos eh. Hindi naman sila nag-i-invest ng maayos. Wala silang pagre-review. Kaya pagdating na exam, nagka-cram sila. Hindi nila alam ang sasagutin nila. Hindi nag-i-invest. Kung gusto mong tumaas yung grade mo, kahit hindi pa exam, aral ka na, mag-review ka na. Amin mo ba? May tama pa huwag ulito. Kung gusto mong makita yung profit sa darating na panahon, mag-isip-sip ka na magandang negosyo. Mag-invest ka sa maayos sa negosyo, sa tamang negosyo. Marami nangangarap ng pagtaas ng grade, hindi tumataas.
Eh, di naman nag-iimbis eh. Amin po ba? Puro lang si Osi. Puro lang Dota. Kaya kung gusto mong makita ang pagtaas ng grade mo sa darating na panahon, mag-invest ka ngayon for your future. Amen. Invest wisely for your future. Kung gusto mong makita ang yumayaman ka sa darating na panahon, alam mo yung ikaw ay tinutulungan ngayon, magpasalamat ka sa Diyos, may tumutulong sa'yo. Pero ang sabi ng Biblia, gawa 20:35, Acts 20:35, it is more blessed to give than to receive. Yung tinutulungan ka, masaya yan. Pero mas masaya and more blessed yung ikaw ang tumutulong sa iba. May tao ang humarita. So kaya kailangan umangat ka. Parang tinutulungan, to ikaw naman ang tumutulong. Parang umaasa, to ikaw naman ang inaasahan. Amen. So invest wisely for your future. Magtrabaho ka sa isang trabaho, alam mo, na yung trabaho niya, isang araw aangat ka riyan. Uulat ka riyan. Amen. Amen. Invest wisely. Mag-invest ka ng maayos sa business. Kahit maliit lang na puhunan kung marunong kang mag-invest. Eh, may-ari ng aristocrat. Dati lang na mga nakakariton lang ang may-ari niyan eh. Yes. Nakakariton lang yan oh. Ngayon, aristocrat na yan. At ngayon nga, baka makikita natin no, yung mga tinanim ng mga ninuno nila, inaani ngayon ng kanilang mga anak-anak. Amin ko ba? Eh, naalala ko yung SM, yung SM, di naman SM noon yun eh. Schumart yan. Ngayon, SM na siya. Noon, Schumart yan, tindahan niya, tindahan ng sapatos. Tindahan ng sapatos yan eh. Maliit lang na tindahan ng sapatos. Nagandang lumaki ng lumaki, hindi na siya Schumart ngayon. Kaya hindi na pwedeng sabihin Schumart eh. Kasi pag sinabing Schumart, exclusive for shoes. Eh, hindi na Schumart ngayon eh. Meron na siyang SM Sabor na ngayon. Meron na siyang SM Daisy na ngayon. Ano yun? Yung mga kondom. Natin natin yung ngayon. Sipit yun. Masyado na siyang malawak. May tao pa humarito. Amen po ba? Sino yung mga hindi umuulad ng buhay? Yung mga walang pangarap. Sino yung mga hindi umuulad ng buhay? Yung mga tao palaasan na lang. Sino yung mga hindi umuulad ng buhay? Yung hindi nag-i-invest wisely for the future, at hindi marunong mag-invest, mag-aral ng maigi, magtrabaho sa maayos sa trabaho, at mag-negosyo ng maayos sa negosyo. Amin po ba? Kaya lagi nilang may prayer na, Lord, yung mga walang pera. Yung mga walang pera, sa mga bagong walang pera lang yun. Pero pag matagal lang umaatin, wala pa rin pera, yung problema na yun. Nagiginig po ako ba tayo? Are we investing wisely for our future? Are we investing wisely? Yung mga nag-aaral, yung mga estudyante, nag-i-invest ba tayo para sa magandang trabaho at negosyo? Kahit hindi pa yun eh. Ngayon, yung mga nag-iisip ng business, tingnan mo kung ano yung mga click na business niya, amin mo ba? Kahit hindi ka mong pioneer. Magmumunang hangarin ka agad yung mataas sa kita, sabi nga ni Mr. Rudita eh. Ng Marlick to. Sabi niya sa akin, alam mo, Pastor, yung mga ninuno ko, ang ulam namin, pakinggan ninyo, talubos ng kamote. Mga pure Chinese yan eh. Ngunit dito lang pinanganak sa Pilipinas. Ang ulam namin, talubos ng kamote na sinasawsaw namin sa maguon. Yun ang ulam namin. Pag nakatikim kami ng sausage, pista na kami. Pero ang ninuno ko, pakunti-kunting nag-ipon, bumili ng isang makina. Ayan na ngayon yung Burlington Industries. Yung mga gumagawa ng Bali, Puma, Burlington Sacks. Meron pa silang mga body press na ngayon, may mga underwear na sila ngayon. Alam ko, may mga bags pa sila ngayon. Not only in the Philippine Islands, meron pa silang radio sa ibang bansa. May tao pa ba rito? They know how to invest wisely. Hindi mo yung mataas ang pinag-aralan, hindi mo yung mga maliditor at mga scholar ang mga yumayaman. Eh, may mo ba? Yung number one, yung may pangarap. And number two, yung marunong matapang na mag-i-invest. Amen. Lastly. Ako natutuwa ako sa isang kabataan yun. Hindi nagbabago yung kanyang pangarap.
paulit-ulit yung sinasabi. Nakakatuwa pakinggan yung mga kabataan gano'n. Isang araw yung mga bigat lang na yan, papatayo ako ng mga townhouses yan. Maganda yun. Isa naman tiwangwang yung mga lugar yan. Amen. Na tinitiran lang ng palaka. Koka, koka. Pag dumarating yung bagyo, koka, koka, koka. Hello, yung tao pa huwag na rito. Amen. Gusto ba ninyo na makita maunlad ang buhay nyo sa darating na panahon? Hello? Invest wisely. Mag-aaral magiging. Mag-negosyo, mag-trabaho ng ayos. Invest wisely. Huwag mag-gastos. May tao pa huwag pa rito. Huwag yung mga one-day millionaire. May iba, ang lead na nga nakita. Samahan pa ng alak, samahan pa ng sigarilyo, samahan pa ng droga, samahan pa ng sugal, samahan pa ng chicks, pati chicken, samahan pa ng cats, at dogs, patay na. May tao pa ho ba? So number one, no? So kinakailangan mag-invest tayo in a right, no? Business. Right now. Invest in the right business or in a business or anything that you will gain someday. Maglaan ka, mag-impok ka, magtanim ka, mag-invest ka sa isang bagay na makikita mo ang pinaghirapan mo sa darating na panahon. Hello? Minsan, may mga naririnig tayo. Wala ka namang ginagawa sa bahay na ito eh. Mabuti pa yung baboy eh. Yung baboy, pag napakain mo at napalaki mo, pwede mo ipakilo. Ikaw, pwede mo ipakilo ba kita? Kita ang bahon ba rin? Medyo mabigat at masakit yun. Pero sa atin, totoo yun eh. Wala kang ginagawa rito. Mabuti pa yung baboy eh. Makainin ko yan, paliguan ko yan, linisin ko yung pupo niya. At isang araw, may papakilo ko yan. May pakinabang ako. Amen po ba? So number two, at anong sabi rito? Yan na. Give to seven or invest in seven ventures or even eight. Listen very carefully. Alam mo, ito yung napapadaan ako dyan sa may Matino. Nakikita ko yung isang bahay lang dyan na tindahan lang. Nilagyan niya ng ulam at kanin. Abay, dumami kumakain. At minsan nakakain din ako dyan. Natikman ko kahit maligid lang na tindahan. Ang sarap ng pagkain niya. Dumating ang time. Ang dami na niyang tables. Yes. At ang dami nang kumakain sa kanya. Hello? Tawag ako ba rito? Nagsimula siya tindahan lang. Naglagay siya ng kanin at ulam lang. Naglagay siya ng maligid lang na table. Dumadami na kahit kumakain sa kanya. Natunugan ng kapitbahay. Pakisabi natunugan. Naglagay din ng karindir niya yung kapitbahay. At magmatunugan pa ng isang kapitbahay, maglalagay pa uli yan. Amen! And listen very carefully. And you have to be wise. Hindi na nga mahulugan ang trabaho mo ngayon ay nag-i-income ka dyan ng maganda. Isang araw, baka yung company mo na yan ay bumagsak. Hello? Hello? Kahit mataas ang sahod mo riyan, maraming ganyan, maraming established sa company. Amen? Pero dumarating ang time, yung mga company niyan, mamabagsak. Ang tanong ay ito, may ipon ka ba? At idagdag mo ba? Minsan yung trabaho mo, lalo na yung mga nangingibang bansa, hindi habang panahon, malakas ka. Amen? And time will come, marurumok ka na rin. Ang tanong, meron ka bang na-invest? May naibon ka ba o meron ka bang isa pang pinagkukunan ng income? Hello? May tao pa ho ba rito? Nakikinig ba kayo? Alam mo, yung father ko, pioneer yan. Noong unang panahon, mula EDSA hanggang Aurora Boulevard, lahat ng tindero
sa EDSA hanggang Aurora Board, Albuena Board, Araneta Center. Tatay ko ang nagpapatabo lahat niya. Yung Banco de Oro ngayon, na dating SM yan, nakatapat ng Metro Drive, Aurora Bolivar DL, pwesto namin noon yan. Halos ang tatay ko, pioneer. Pioneer siya sa pagtitinda ng mga kambing, livestock. Malakas siya. Kambing, tupa. No? May tao pang uba rito. Pero time will come. May tao, namana ng uncle mo yan nung namatay ang father ko. Pero dumating ang time, nakikinig pang uba kayo. Ang dami mo ng kalaban. Ang dami na rin nagtitinda ng kambing. Ang dami nang gumagaya. At kaya anong sabi ng Biblia? Magbigay ka sa ng bahagi sa pito o maging sa walo. Ang ibig sabihin, listen very carefully, huwag mong hayaang isa lang ang pinagkukunan mo ng pinagkikitaan. Magdagdag ka ng panibagong pagkikitaan. Amen! Magdagdag ka ng panibagong trabaho. Magdagdag ka ng panibagong negosyo! Wala sumasagot ka ng tao rito. Magdagdag ka dahil maaaring yung click mong business na iyan, isang araw, hindi na yung click. At least meron ka panibagong aasahan pa magkukunan ba? Tama? Huwag kang biglang titigilan ng trabaho mo tapos wala ka namang papasukan, nga ka. Wala ka namang panibagong income. Bago ka mag-resign sa isang kumpanya mo, dapat meron kang sure income. Amen? Hindi nga nga ka. Dapat marami kang source of funds, marami kang pagkikitaan. Gumawa ka ng paraan, pati mga estudyante, gumawa kayo ng paraan. Hindi yung lagi nilang kitadit kay mami, bil mo ko nun, bil mo ko nyan, ah. Pingi nun, pingi nyan. Kawawa naman si daddy mo, si mami mo, tingin mo kay daddy mo, ATM machine? Find a way, make a way! Amen? Produce! May tao ba rito? Ano sa mga sagot? Tapos pag hindi nabigyan ni mami ni daddy, magagalit pa. Hindi ako mapasok, hindi ako mag-aaral. Hindi ako dadalo, hindi ako maglilipad sa Panginoon. Pati si Lord, dinamay ka. May tao pang umar ito. So mag-isip ka ng paraan. Kahit mga estudyante, mag-isip tayo ng paraan. Oh. Kami, mayaman kami, hindi kami mahirap. Pero yung tatay ko namatay at the age of 32, bumagsay kamuhay namin, naghirap kami. Hindi ready yung nanay ko. 10 years old yung panganay namin, ako 1 year old. Kaya nga nung edad kong 32, tanong ko si Lord, mamamatay na rin ba ako? Buti na lang, hindi pa, 52 na ako, buhay pa ako. At gumagandang lalaki pa. Totoo naman. Ito pa ako marito. Alam niyo sino nagpapagandang lalaki sa akin? Yung mga exhortation ni Sister Elma, o yung para sa likod ng Diyos, nakakapagandang lalaki sa akin yan. Amen? Kasi anti-stress mo yan eh. Siyempre, pag may mga lamig sa ko, anti-stress ko yan eh, di ba? Kaya huwag lang tayo magbigay ng para sa gawain ng Panginoon. Magbigay din tayo para sa likod ng Diyos. Amen! Kaya tao mahubo rito. Kagaya nga na isang kapatid, binigyan niya ako ng love gift. Sabi ko sa kanya, oh, marami ka nang binibigay sa Panginoon. Iba naman mo yung para sa Diyos, iba naman yung para sa iyo eh. Thank you, very good. Amen! Alakpakan natin si Lord. Kaya din yan, maging resourceful ka, creative, resourceful, additional income, additional business, amen? Nag-open ka ng business na ganito, meron ka pang panibagong pera, nag-open ka rin. Meron isang mali eh. Minsan kasi hindi tayo sumasangguni sa lingkod ng Diyos eh. Itong ating pinapakinggan at pinapanood eh. Minsan kasi hindi natin na... kinukonsidera yung magandang payo ng lingkod ng Diyos eh. Nagtayo siya ng business. Tapos yung business niya, hindi pa nga nagkiklik ng gusto, nagsisimula pa lang siya, nagputap na naman ang panibagong business.
Eh, hindi niya pa nga na pag-aaralan itong business na itong kabubukas lang niya eh. Hindi pa nga nakiklik eh. Nagtayo na naman ang panibagong business. Lubog pa rin yung dalawang business. And that is no. Hayaan mo muna yung una mong business. Mag-click na muna yan. Mapag-aralan mo na muna yan. Amen. Itawa pa mo ba rito? Pag nalagyan mo na ng tao yan, magbukas ka na ulit ng panibagong business. Additional income. Amen? Dinalaki ang tithes mo, lalaki ang offering mo, lalaki ang first fruits mo. Amen? Lalaki yung para sa church rental mo, para sa radio TV. Amen? May tao ba ho ba rito? Bakit kinakailangan pagpalain tayo ng Panginoon para makatulong tayo ng malaki sa luhay ng Diyos? Amen? Sabi ko nga sa inyo, tatlong hati mo yan eh. Bakit po meron salamin dito? Unang hati yan eh. Close yan eh. Pangalawa, bakit may salamin yan? Another hati yan eh. Pangalawa, another hati yan. Pero tatlo yan, occupied natin, inupahan natin lahat yan. Yung tatlong hati na yan. Na ang ibig sabihin, punuin natin ito. Amen! Pangalawa, para malaman mo na ganun, malaki ang binabayaran natin dito at the Sunday. Dahil kung dito lang tayo at may gumagamit dyan, maliit. Kung dalawa lang yan, wala yun, medyo malaki ng konti. Eh, inoccupy mo lahat. Ano ibig sabihin yan? Hello? Ibig sabihin, malaki ang binabayaran mo. Malaki ang binabayaran natin dito. Amen! So dapat lumaka rin ang ating mga tithes and offerings. Amen! At paano lalaki? Kung wala naman tayo pinagkikitaan. Kitao tao ka rito. So kinakailangan dumamit, lumaki ang ating mga pinagkikitaan. Amen! Ako ang tao na nangangarap ng mataas sa inyong lahat. Na mainam ng mabuti para sa inyong lahat. Yung mataas ng pangarap para sa mga magulang ninyo, tinutuloy ko hanggang sa inyo. Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya ang sabi ng Biblia, give portion to 8 to 7, yes to 8. Ibig sabihin, magdagdag ka ng another source of income. Kung kinakailang magputa pa muli ng panibagong business or another business, do it. Nagiginig pa ho ba tayo? Alam nyo, sa Kingdom of Jesus Fellowship, marami rito mabait na dahil talagang mahal ang Diyos. Mahal ang Kingdom of Jesus Fellowship. Hindi mo natin pwedeng sabihin, kada sa atin may pagliliko. Hindi natin pwede sabihin, walang tigil ang pagliliko. Totoo po yun eh. Kasi magdarating na naman yung panibagong nating anniversary. Dalawang anniversary gagawin natin sa Gimpa. Next week na po yun, alam ko. Pagkatapos noon, meron tayong crusade na gagawin to. December, dito tayo. Noong nakaraang pala, may kinakontak ako ng taga-Baliwag at kinapagturo ako roon. Eh, meron kapatid na number na kinakontak at hindi ako nagre-reply. Mabuti na lang, natawagan ko. Eh, kakailangan din ating misyonan ng Body of Christ. May tao pa humar rito. Yung isang taga dun eh, panay ang text, panay ang tawag na nakaraan kay Pastora Elmi, pinipilin na magturo ako ron. Eh, ayoko na lang magturo ron. Eh, kung talaga kailangan nila, kung kailangan puntahan natin, may tao pa humar rito. Kaya sa anong sabi ng Biblia? Invest in 7 ventures, yes to 8. Mag-isip ka ng karagdagang income. Mag-isip ka ng another source of funds. Amen! May tao pa ba rito? But! Pakisabi, but! Lakasan natin, but! Not to the extent na hindi ka na dumadalo kada Sunday. And that is wrong. Very, very wrong. Eh, diba sabi mo, lingkod na Diyos, invest in some more business, invest in another business. So I'm doing it. To the extent na hindi ka na dumadalo, that's not good. Aanin mo ang kayamanan kung ang kaluluwa mo naman pupunta sa impyerno. To the extent na hindi ka na nagliligtas ng kaluluwa, hindi ka na nagdadala ng kaluluwa, hindi ka na nakapaglilingkod. Kaya ang ganda ng turo nung last Sunday, occupy till I come. Ang ibig sabihin ng occupy till I come ngayon ay gawin mo ang tatanggulin mo bilang estudyante, bilang guro, bilang doktor, bilang ano man ang iyong secular job, and yet, evangelize, pray and pass, give, and use your talent.
At ang sabi ng Biblia, yung mga hindi maiinit pagdating ni Kristo, isusukan ni Kristo yan. Hindi makakasama sa rapture of the church. Napakaganda ng mensahe, occupy till I come. Till Jesus come. Nagigilig pa ho ba tayo? Magbigay ka sa bahagi sa pito o maging sa walo, sapagat hindi mo nalalaman kung anong kasamaan ang magyayari sa mga. Kaya dapat yung mga estudyante, very creative, very resourceful din kayo. Alam mo, nung unang panahon namin, ang mga encyclopedia, ang lalaki. At nasubukan ko magbenta ng encyclopedia noon. Totoo lang. Additional income para mabuhay. Eh ngayon, hindi mo na kailangan ng encyclopedia. I-google mo lang eh. Amen? Amen? I-google mo lang. Who is Yaya na? I-google mo lang where all that starts. And you can google that. Who is the singer of God gave you? Eh, di mo na i-google yun eh. Pero hindi, nagbibiro lang ako ng Diyan. Nakikinig pa mo ba tayo? Hindi mo na kailangan ng encyclopedia ngayon. Pwede mo nang i-google kahit nasa cellphone na lang eh. Kaya mo na. Nauna-unawaan mo ba natin, mga minamahal? Sa namang ibig natin tukuyin dito, no? Mag-invest. Number one, mag-invest tayo ng right investment. Yes. Whether it business or anything, see to it that someday, you will see your investment. And number two na, are you writing? Invest in different businesses that will click or give to you rapid. Pati mga estudyante, tao pa ho ba rito? Ganito lang ang tekniko. Pag itong classmate mo, kinokopyahan mo, wala nang sagot. Punta ka sa iba, baka may makopyahan. Hindi yun. Biro lang yun. Ang ibig kong tukuyin, naginigising ko lang yung mga estudyante natin. Maraming paraan para tumaas yung grade mo. Amen? Maraming paraan para umulat ka. Isipin mo kung paano ka makakapag-research. Find a way. Nagiginig po ba tayo? Kahit sa pananalangin eh. Alam mo, Loyola sa Marikina, taga-Kobaw ako, 15th Avenue, pumupunta ako ng Loyola. Bakit? Wala kasi akong prayer closet, wala akong prayer room. Wala. Kasi ang ginagawa ko, wala na yung kwarto namin. Magkakasama kami, magkakapatid, kasama ko yung uncle ko. Kaya minsan, nandun ako sa veranda nagpipray, minsan sa nasa likod ako ng CR nagpipray. Eh minsan gusto ko magpray ng mahaba, gusto ko mapag-isa. Kita ko pag-uba rito. Pupunta ako ng Loyola ngayon, hindi yung All Saints Day, hindi All Souls Day yan. Pagdating ko roon, may mga upuan naman dun eh. Tapos nandiyan yung mga nakaliling. Tapos nandun ako sa upuan, nagbabasa ng Bible, pwede ako magpray, pwede ako umiyak dun. Sasabihin na makakakita sa akin. Umiiyak lang yan dahil sa kanyang mahal sa buhay na namatay. Nakikinig pa kung ba tayo? Maraming paraan para makapagbasahan ng Bible. Kaya ngayong angle ko, bago pumunta ng Amerika, bumalik ng California, yung isang cellphone ko, binigay ko sa kanya. Uncle, ito ha, may Christian songs, may install na Bible, may dictionary, iyon na ito, Uncle. You can use it pagdating mo ng California. Very good, sabi niya. E tao pa ho ba rito? Isipin mo ha, hindi siya ang magbigay sa akin papunta siya ng Amerika. Ako ba ang nagbibigay sa kanya? Amen! Nasa masa ko. It is my blessing. Ako pa nagpadala sa kanya. E tao pa ho ba rito? So, paano ka makakapagbasa ng Bible? Pwede mo nang install sa cellphone mo. Makakapagbasa ka na ng Bible. Maraming paraan para makapag-pray ka. May tao pa hubo rito. Maging creative, maging resourceful. Hirap naman hindi ka nagpipray. Ang hirap din naman hindi ka nagpapasting. May tao pa hubo rito. Yung kain na lang ng kain. Tinuro ko sa inyo, iba't ibang uri ng fasting, di ba? Merong partial fasting. Merong supernatural fasting. Or absolute fasting. Meron natural fasting, tinuro mo yun. Kung hindi nyo ano yun, orderin din nyo.
Napakaganda ng fasting na yun. Ang hirap nang hindi ka nagpa-fasting, may tao pang uber nito. Kailangan, marunong kang mag-fasting. Kahit na anong pong, kahit na anong kutase man lang ng uri ng fasting, makapag-fasting ka. Nagaya ni Pastor Rakay, panay ang fasting na, kita nyo naman yung katawan. Totoo mo, kasi pag nagpa-fasting ka palagi, tataba ka talaga. Kaya pag mayad ka, mag-fasting ka, tataba ka. Amen. At pag matawa ka naman, busing mo, mayad, mag-fasting ka. Kaya tao mahunga rito. Amin po ba? Ano nyo ba kung bakit tayo lumipat dito? Kasi sabi ng iba, sumasakit yung tuhod ko mataas. Sabi ng iba, mahilid. Ay, dito tayo. Hindi tataan, hindi nasakit yung tuhod mo. Malagit pa rito. Amen? Amen. Kaya habang nag-offering ka, kung iniikit, gusto ko lang sabihin sa'yo, huwag kang malamig mag-offering, mahilid. Maapoy. Lahat ng mga request naman natin, tinutugunan naman natin yan eh. Kita ako pa ho ba rito? Maghintay-hintay lang tayo ng takdang panahon. Alam niyo, hindi ito kasama sa mensahe ko, pero napakaganda ng tinatawag na waiting. May waiting time. Kapag nanalangin ka na, at dumadating ka sa waiting time ng buhay, na hinihintay mo yung sagot ng Diyos, don't doubt. Huwag na huwag kang magdududa. Kasi marami ang hindi nakakatagal sa waiting time. Lord, pagalingin mo po ako, eh, hindi ka agad binigay ng Lord yung kagalingan. Didelay niya ng konti lang para sumugin ka. So, hindi ka nakahintay. Naliyo. Lord, pagpalain mo po ako o meron kami napag-pray, tapos hindi ka nakapaghintay yung waiting time. Ang pinakamagaling, maghintay talaga si Abraham. 25 years ang naghintay para magkaroon siya ng baby. Amen? May tao pa ho ba rito? Kaya, hintayin ang tamang panahon. At ang sabi nila, dumating na raw ang tamang panahon. Dumating na ba talaga? O nagkaroon na ng breakthrough ang marami sa tamang panahon. Nauna na si Lord, higit sa kanina pa man. Breakthrough. Eh, alam pa ka natin si Lord. Number one, invest in the right investment that will gives you profit. And number two, invest in another or more investments. Amen po ba? May tao pa ho ba rito? Yan. Tignan mo yung SM, that is Shoemart lang yan. Tindahan ng sapatos. Shoemart. Kaya nga yung Shoemart sa Kumaw, tinabihan ng Shoe World. Ito po yun. Tapos, yung Shoemart, nagkakaroon na ng maraming tinda. Ngayon, yung Shoemart, may Save More na. Ang dami ng ano na. Yung Shoemart, meron pang E+. Ito po yun, E+. Yung pag manonood ka ng CD, tinatap mo na lang ng gano'n. Meron pa siyang SFDC ngayon. Sipin mo. Kahit yung Globe eh. Mapatagumpay ang Globe, but Globe is investing another business. Meron sila ngayong Gcash wallet, meron sila ngayong prepaid credit card. Yung kanilang prepaid credit card, pwede na rin pang bipiyon. Isipin mo, hello, di tao pang over ito. Nakunawaan ninyo ako? They are keep on thinking kung paano yumaman ng yumaman ng yumaman. At wala namang masama sa pagyaman, amen, kung gagamitin ang kayamanan sa tamang paraan. At ang kayamanan ay nakuha sa tamang kaparaanan. May tao pa ho ba rito? Sabi ng isang lalangin, eh bakit yung mga wala sa Diyos? Hindi naman nag-attise, hindi naman nag-o-operate, etc. Narinig siya ng Diyos, nagkasakit siya. Bakit? Kasi nilalait niya eh, yung pagbibigay ng mga Kristiyano sa Panginoon. O dapat laitin. Isinampulan siya ng Diyos. Mahirap pag nasampulan ng Panginoon. Number three na po tayo. No? Higit sa lahat, ang paboritong versikulo ni Pastora Elma, Mateo 6:33. Mag-invest sa Diyos. Amen! Sa Diyos.
una pigi sa lahat sa mga kapatid kong nakikinig at nanonood. Ibigay mo ang 10% ng iyong income. And this is just the beginning. Ang 10% ay simula lamang. Hindi pa yan katapusan. Pagkatapos ng 10% mo, meron kang 100, binigay mo ang 10 pesos. Dati sa tay. Meron ka pang 90. Mula sa 90 na yan, diyan ka magkakaroon ng love offering. Kaya kung mapapansin nyo sa sobre natin, merong tithes. At meron pang sumusunod sa baba, iyan ang mga offering. Diyan ka mamimili kung araling saan ka dyan mag-offering o kung gusto mong lagyan lahat ng offering yan. Pero kung tithes na nga nilalagyan mo, wala ang offering, mali po yun. Nakikinig pa po ba tayo? Ano po ang sabi ng Biblia sa Malakay 3, 8 to 10? Ano ang sabi ng Biblia? Ibigay mo ang iyong ikapuat, handog. Ang ina naman ang salita niyo, ikapuat, handog. Ibigay mo ang iyong ikapuat, handog. Ninanakawan ba ng tao ang Diyos? Oo. Sa hindi pagbibigay ng ikapo at handog. Iba yung ikapo, iba yung handog. Kaya mapapansin nyo yung sobrin natin, merong tithes. Diyan ka dapat magsimula. I-separate mo yung ikapo mo. At pagkatapos yung mga offering natin, amin mo ba? Meron tayong offering para sa radio, para sa TV natin. Meron tayong offering. Nagaya ngayon, mag-anniversary tayo. Kailangan natin magkaroon na naman tayo ng mga yung mga mahihirap na tutulungan natin, may tao pang umarito. Halos lagi natin ginagawa yan, taong-taon, amin po ba? Minsan, mga taong tinutulungan natin personal, inaabutan natin, o minsan, maramihan din ginagawa tinutulungan natin, amin po ba? Anong sabi ng Biblia sa aklat ng Deuteronomio 24? Deuteronomio 24, tingnan nga po natin, ito yung tinatawag natin Ministry of Compassion. Ayan. Deuteronomio 24. Anong sabi rito? Ayan. Kapag inaani mo ang iyong ani, verse 19, 24:19, Deuteronomio 24:19. Kapag inaani mo ang iyong ani sa bukid at nalimutan mo ang isang bigkis sa bukid, ay huwag mong babalikan upang kunin iyon. Iyon ay magiging para sa dayuhan, sa ulila at sa babaeng balo. Pagkat pagpapalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawa ng iyong mga kamay. Kapag pipitasin mo ang iyong puno ng olibo, ay huwag mong babalikan ang mga nalampasan mo. Ito ay magiging para sa dayuhan, sa ulila at sa babaeng balo. Kapag ikaw ay namimitas sa iyong pupasa, huwag mong pupulutin ang nasa likuran mo. Ito ay magiging paro sa mga dayuhan, sa ulila at sa babaeng balo. Nakikinig pa ba tayo? Ministry of Compassion. Hindi mo kinakailangan mayaman para tumulong ka. Kung ano yung pwede mong itulong sa mas poorer than you, and you can do it. Amen mo ba? May tao pa ba rito? So kaya sobrang natin, lagyan natin yung Ministry of Compassion. Tapos meron tayong misyon, amen, na ginagawa natin sa Pilipinas hanggang sa ibang bansa. So tuloy-tuloy po yun, may tao pang upa rito. So ngayon nga, andun pa si Apostle J.I. sa Capiz. Actually, sabi ko, ako sana ipapunta ng Capiz eh. Dalawang bagay ang gusto kong gawin dun eh, to encourage and to bless Sister Pastora Maya and her family. And number two, to visit churches there. And thirdly, to visit my relatives. Kasi taga-Mambusaw Capiz kami, taga-Panawa kami. Hindi kami mga ikikan. Kitao pa mo ba rito? So, ano ba yung mga sumusunod natin? Yung radyo natin, tuloy-tuloy yung bayaran natin sa radyo. Hindi rin biro yung binabayad natin dyan. Amin po ba? Itong lugar na ito, yung ating personal lounge, yung ating internet. Andin yung mga gamit natin. Andin yung internet natin.
tao pa ho ba rito? Ano pa yung mga sumusunod pa puro? Amen? Katitignan po ninyo yung sobrang. As you give your tithes and offering to the tithes to the Lord, then next your offerings. May tao pa ho ba rito? Nasumasagot. Sabi ko nga po sa inyo, mag-anniversary tayo. At kasabay din yun, anniversary sa iba, magkukursada rin tayo roon. Kaya ihanda natin yung pagpunta natin doon. No? Na sabi ko nga, saan nawa, Sabado, para mas marami ang makarating. At gusto kong huwag kong makalimutan ha. Sa darating na Wednesday, amin po ba? Pagkakaroon tayo ng massive evangelism, amin po ba? Itong Wednesday, kung sino yung mga gustong sumama, mas especially itong mga malalapit dito sa gawain natin, magkakaroon tayo ng house to house. Amen? Amen po ba? Tatalunin natin yung mga Jehovah's Witnesses. Tatalunin natin yung mga Mormons. Mag-i-evangelize tayo sa lugar na ito. Amen? Tuloy yung ating mga follow-ups and evangelisms. Tuloy yung ating mga Bible studies sa iba't ibang lugar. Pero magkakaroon tayo this coming Wednesday. May tao pa ko ba rito? Nandiyan pa ba kayo? So lahat ng sasama, magpaiman kayo mamaya. Amin po ba? Sa pag-uusapan natin, saan tayo mag-i-start sa darating ng Wednesday. Amen? Pag-umunahan tayo ni Pastora Elmi. Oh, at sinasabi niya kay Chester, sama ka. Meron siyang recruit. Hindi lang niya ni-recruit para mag-gitara, nire-recruit pa niya para mag-evangelize. Amen! Palakpakan natin si Lord. Kaya pwede niya siyang tayo ng recruiting agency. To serve the Lord. Amen. Wednesday yun. Wednesday, mag-house to house tayo. No? At sa yung mga gusto sumama yung mga lugar-lugar dyan, iyaan natin yan. Amen po ba? Kaya Mother Course, ihanda yung mga trucks natin. Hindi lang trucks, walang kulang ng trucks, magpasirops tayo ang mga gawain natin. Amen po ba? Habang gumagawa tayo rin, tutuloy yung ating mga kapatid sa Gimba, sa Kabyaw, at sa batibang panig ng Pilipinas, sa batibang panig ng mundo. Amen po ba? Kaya po, number three, mag-invest sa Diyos. At mag-invest sa Kingdom of Jesus Fellowship. Meron tayong radio, may TV tayo, may internet tayo, kompleto tayo, meron tayong CD, may DVD tayo, meron tayong mission, meron tayong crusade, meron tayong conference, wala tayong pahinga. Tuloy-tuloy yung ating ministeryo. Amin po ba? Mag-invest tayo, yung keyboard natin, kailangan makabili na tayo ng keyboard bago mag-anniversary. December 20 yung ating anniversary. Pero kung sakasakali yung anniversary natin, gagawin natin ng Saturday, okay lang. December 19, Saturday. Natingin ninyo. Mas okay ba yun? Para yung mga taga-provincia ay tuloy pa rin yung Sunday service nila. Saturday natin ganapin. Amen? Palang sumasagot. Isipin ninyo, tapos December 20, dito tayo. At December 19, we will find a bigger and a better place. Nagiginig po ba tayo? Amen! Amen. It depends upon. Tingin sa akin, nakabase yan sa inyong pagkakaloob. Nakabase po yan. Sabi ko nga po sa inyo, last Sunday, nagliligtas ang Diyos. Ang tanong, bahagi ka ba ng pagliligtas? Ikaw ba'y nagliligtas? Sumasagot ng Diyos, pero bahagi ka ba? Ikaw ba'y nananalangin, nag-aayon? Tumutugon na Diyos sa mga pangangailangan ng iglesia, pero ang tanong, bahagi ka ba? Nagiging kang bahagi ka ba? At sa unang pasok mo, sa pagkatrabaho mo, ibigay mo yung press fruits. At itong January, ibigay mo yung press fruits. At makakaasa po kayo, lahat po yan ay natutugunan po natin at patuloy po natin natutugunan. Amin po. Tao pa po ba rito? At dito nga, nakakabayad tayo regular, wala tayong utang. Umalis tayo ng anson, wala tayong utang, nisip ko, totoo po. Meron tayong integrity. Yan po ay sa inyong matapat na pagkakaloob. Amin?
Sabihin mo sa katabi mo, salamat sa iyong matapat na pagkakalok. Sa iyong mga tithes, offerings, first fruits, i-check it out, sacrificial giving. Kaya po, hindi ma-offering tayo. Yung mga nangako ng church rental, tuloy po yan, lakihan pa rin ninyo. At yung mga hindi nangako, hindi na ka magbibigay, magbigay na kayo. At yung mga hindi, wala kayong church rental pledge, huwag kayong uuwi. Bibigyan nyo mamaya isa-isa yung mga walang church rental pledge. Kahit estudyante at estudyante, kaya nila yan. 5 pesos in a week, kaya nila yan. 50 pesos in a week, kaya nila yan. May tao pa ho ba rito? Kasi pag hindi tayo magkakaroon ng church rental pledge, yung mga ties natin nagagalong tuloy eh. Amin po ba? Anong sumasagot? Nagagalong tuloy eh. Eh, ang dami natin pangangailangan. Kung nakaraan, sabi ni Pastor Raymond, bibili po tayo ng mga DVD. Oh. Eh, saan natin kukunin yun? Isa ties natin? Eh, paano kung ibabayad natin dito yan? Eh, sa paano pang tagamitin natin? May tao pa ho ba rito? Anong sumasagot? Kaya nga po meron tayo yung tithes natin para sa mga ibang mga pangangailangan na lang sana, o pondo na lang yun. Doon sa mga offerings natin, bigyan nga ako ng sobre. Bilisan. Yung mabilis tumakbo. Sobre. Yan. Abutin na lang, meron pa kahit mabilis tumakbo. Praise God. Thank you, Lord. Baka hindi nyo kilala yan, yan si Pastora Joan. Bago lang yan. Bata pa lang yan, 16 years old. Hindi, yung sobre na po. Yung isa tayo set offerings po. Yan. Para naunawaan mo nila. Ano ang magandang ating pag-aaral? Invest wisely. Number one, invest in the right business that you will gain a profit. That you will gain or you will profit. And number two, invest in more or another, no? Investments. And number three, invest in God. And invest in the kingdom of Jesus fellowship. Kaya takang-taka yung marami. Sama-sama naman ako sa church na ganito. Hindi naman ako lumalago spiritual. Hindi naman yung ako nananagana. Alam mo ba, sa kingdom of fellowship nananagana tayo, amin mo ba? Alam nyo yung mga paglilingkod ng mga mahal nyo sa buhay nung nakaraan? Maaaring masabi nyo, hindi nila inani, pero ayaw umaani sa totoo lang. Tao pa ho ba nito? Hindi po lumilipot ang Diyos. Tandaan yan. Hindi lumilipot ang Diyos yan. Yung ating tithes. No. Sa unang sahod mo, yung first fruits mo. Sa taming na January, first fruits mo. Truck and evangelism yan. Ito po. Lagi tayo naubusan ng trucks. At lagi tayo na merong evangelism radio. May radio po tayo. Mission to the world. No? Hindi na to the world. To the Philippines pa. Itong church rental natin. At ito ngayon, magka-anniversary na po tayo mga minamahal. May tao pa ho ba rito? So ito yung sobre na ipamimigay sa inyo, lagyan ninyo ng 10,000. Amen? Kung nalilita kayo sa 10,000, lagyan nyo 1,000,000. Amen po ba? May tao pa ho ba rito? At yung alam nyo, mga kakilala, kaibigan, mga mahal nyo sa buhay na mapagbigay. Amen? Mapagbigay! Kesa pumunta pa kung saan, tayo na lang ang humingi sa kanila. Amen? Yung kakilala ninyo, ha? Huwag ang pupunta kay Binay para humingi. Yan, yung sobre natin. May tao pa po ba rito? Yan. Tapos, yan, yung mga full-time workers natin. Yung mga full-time workers natin, ano ba yung mga pinapag... Yung mga personal lang na mga pangangailangan nila, may tao pa po ba rito? Pati mga part-time. Kaya sila yung mga nagliligpit, taga-ayos dito. Kaya, dinadamihan natin yung gravy para sa kanila. Para may lakas sila. Amen? Kaya huwag naikita niyo yung mga nagliligpit, nag-aayos, kumakain sila, marami silang craving. Pasalamatan niyo ang Diyos sa kanilang mga buhay. Amen! Palakpakan ka natin ng Lord sa kanilang mga buhay. Love you for mga Diyos. Ito yun. Amen? Mas magandang lalaki kay Alden Richards. Amen? Mas maputi at mas maraming dimple. Si Yaya na ba yun? Chakla. Hoy, mga Arden, kung wala pa kayong ahiyata, huwag kayong mag-ahanap. Hintayin nyo. Tama pa, no? Mga yayada, kung wala pa kayong ahiyata, hintayin nyo. Tama pa, no? At dumating na. Minus ang pasyon, ito yung mga pagtulong natin sa mahihirap. Ito ang pagkumbarito. Amen po ba?
Siguro, kung meron pa rin aside yung pera, eto, listen very carefully. Sa mga means of compassion na ito, kung may aside pa rin pera, baka, siguro mas maganda pera na naibigay niya na yun, no? Kagaya ng ginawa natin, di ba, nabigay tayo ng Christmas pack, di ba? Alala ninyo? Ayun, ganun na lang siguro. At saka kung meron pa kayong mga gamit na hindi ginagamit dyan, mga iPhone 6 na bago. Ay, chak lang yan. Minister of Compassion. Tapos, itong Church Renovation, Beautification, wala tayong dito ngayon. Aplikan po dito sa mga outreaches natin. O itong Church Vehicles. So, murihin ng Panginoon, kailangan. Magkaroon tayo ng marami. Amen. Church aircon, naka-aircon tayo, amen. Dito applicable. Musical instruments, yun yung keyboard natin, at saka ito, bass guitar natin. Ayan. Nakikinig pa ba tayo? Wala ngayon na gano'n, wala ngayon na ganyan ah. Hindi ko alam kung bakit walang nagtampol ngayon eh. Kaya pwede isang nagtatampol kasi natin, natampol yata eh. Hindi, babae yun eh, generally. Wala eh, medyo malungkot ng konti. Baka meron pang gusto mag-trade. Baka ikaw na yun, Angie. Or Angel, suho yun. Nakikinig pa ba tayo? So, invest. Number 3, invest in God. And invest in God's chosen ministry na kita mo sa fellowship. Pag sinasabi na ako, apostol naman talaga ako eh. Ang pagka-apostol ko eh, kagaya ng kaibig Christian eh. Si Abraham ay lingkod ng Diyos. Pakinig kayo ng ikin. Pero kinakailangan niya ng Melchizedek para siya i-bless. Si Moses ay lingkod ng Diyos. Pero kinakailangan niya ng Jethro para siya i-bless. Si Apostol Pablo ay lingkod ng Diyos. Pero kinakailangan niya ng Barnabas para i-train at i-prepare ang kanya. And this is my mother. That's an apostle of God. Like Barnabas, like Melchizedek, and like Jethro. Kaya yung mga anak ko, pag tinatawag natin silang mga apostol, totoo po yun. Ako nga, nung binigyan nga ng prophecy ni Pastor Steve niya, nagulat ako eh. You are a pastor. You are a teacher. You are an evangelist. You are a prophet. You are a pastor. Napaganda ako eh. At kung sakasakaling sa murang gulat nila, hindi sila lumalagay yung time nila, lalagay sila. Amen po ba? We are in the apostolic church. Sabihin mo sa katabi mo, you are a blessing. Blessing ka. Blessing ka sa mga kamag-anak mo para sila iligtas. Blessing ka sa mga classmates mo para sila iligtas. Blessing ka sa mga kapitbahay mo para sila iligtas. Blessing ka sa mga students, sa mga guru mo para sila iligtas. Blessing ka sa mga katrabaho mo para sila iligtas. Blessing sila sa mga kababayan at kababayan mo para sila iligtas. At sa amang bansa ka mo, magkaitayo mo ang kingdom of God, and you are a blessing. Tingnan niyo ako maigit. Huwag niyong titingnan ang kakulangan at kahinaan ninyo. At titingnan ninyo kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa buhay ninyo. Kasi pag titingnan ninyo ang kahinaan at kakulangan ninyo, hindi kayo magagamit ni Lord mightily and effectively. Lagi tayong may kakulangan at lagi tayong may kahinaan. We are imperfect persons. Nagiging perfecto lamang tayo pag dumating si Kristo sa ating buhay. And He is our perfection. We are perfect in Christ. Ikaw na ang tinayo ng Diyos yan, ilagay ng Diyos yan, ikaw na. Pag mong tingnan ang kakulangan mo, ang kahinaan mo, ang edad mo, ang kawalan mo, ang ganito pa. Nagiging po ang tayo. Sabihin mo rin sa katabi mo, you are a blessing. Sabihin mo sa katabi mo, I am a blessing. Amen. Palampakan natin sa Lord. Number one, invest wisely. Number one, invest in the right investment. Invest in another or more investments. And thirdly, invest in God and in the kingdom of Jesus Christ. Ano ang mandate ng kayo, JM? Dadalhin ang lahat ng tao sa tunay na kaligtas. Makatanggap ng kagalingan at himala. Maranasan ang kabutihan ng Diyos.
magdadalin tayo sa ating mataas na magkakatawa. Hanggang sa huling hininga ng ating buhay, amen? You will bring us to our high calling and perfect destiny goals. And that is the mandate of the kingdom of Jesus Christ. Amen. Kaya sa darating na anibersaryo, magkayuno na kayo, manalangin na kayo, at sikapin ninyo meron kayong dalang mga kaluluwa. Amen. May tao pa ho ba dito? At dito na po ako magwawakas. Anong versikulo nga yun? Yung paborito ni Pastora Elma, Mateo 6:33. Unahin mo ang Diyos ang kanyang kaharian. Unahin mo si Lord at ang kingdom of Jesus. Lahat ng pangangailangan mo ibibigay ng Diyos. Ako'y natutuwa. Gusto kong maiyak kasi yung word na lahat ng pangangailangan ibibigay ng Diyos. Isa lang pala ang sigreto, unahin mo ang Diyos. At dito na po ako magwawakas sa mga versikulo nito. Sa Mateo 26:6-13. Mateo 26:6-13. Napakaganda po nito. Dito na po ako magwawakas. At sinabi niyo po dito na ako magwawakas. Ito po yun. Mateo 26:6-13. Nang si Jesus ay nasa Bitanya, sa bahay ni Simon na Kitungin, lumapit sa kanya ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro na may lamang mamahaling mabango. Pakisabi, mamahaling mabango. At ang sabi ng Biblia, Mateo 26:6-13, mamahaling mabango. At ang sabi ng Biblia, John 12:5, write it down. Ang mamahaling mabango ay nagkakahalaga ng isang taong sahod. Isang taong sahod ang halaga ng mabango. Mamahalin yung mabango niya. Nagigilip pa ho ba tayo? At ang mabangong ito, ang sabi ng Biblia, lumapit sa kanya isang babae na may dalang isang sisiglang alabastro na may dalang isang mamahaling na may dalang lamang mamahaling mabango. At ibinuhos sa ulo ni Jesus habang siya nakaupo sa mayapang. Nakikinig pa ho ba tayo? Hello? Nakikinig pa ho ba tayo? Naranasan mo na ba sa buhay mo na nagkaloob ka ng dabi sa Diyos? Naranasan mo na ba sa buhay mo na gumawa ka ng dabi para sa Diyos? Not for the poor, not for your loved ones and relatives, not for your family, not for the nation or the nations of the world, but for God. Nagiginig mo po ba tayo? At kung naranasan mo na ito, titigil ka na ba at ayaw mo na bang maranasan ulit? Isang mamahaling pabango ang ibinuhos kay Jesucristo ng babae niyo sa gitaan niya. Sa John chapter 12, si Mary ng Bethany ang nakalagay. Isang taong sahod. A year wages. Isang taong binuhos niya. And listen very carefully. Basahin natin Mateo 26:6-13. Nang si Jesus ay nasa Bitanya sa bahay ni Simon na Kitungin, lumapit sa kanya ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro na may lamang mamahaling mabango at ibinuhos sa kanyang ulo habang siya nakaupo sa may hapag. Subalit nang makita ito ng mga alagad, ay nagalit sila na nasabi, anong layunin ng pag-aaksayang ito? Sapagkat may pagbibili sana ito sa malaking halaga at maibibigay sa mga dukha. Ngunit, nang malaman ni Jesus ay sinabi niya sa kanila, bakit nyo, ginugulo ang babae? Sapagat gumawa siya sa akin ng isang mabuting bagay. Sapagat ang pagbubuhos niya ng babangong ito sa aking katawan, ginawa niya iyon upang ihanda ako sa paglilibing. Verse 13, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang magandang balitang ito sa buong mundo o sanlibutan, ang ginawa ng babaeng ito ay sasaysayin bilang pag-alaala sa kanya. Hello, may tao pa ba rito? Patay na po ba si Mary ng Bethany? Opo. Patay na po ba ang babaeng ito? Opo. Pero bagamat patay na siya, meron pa rin pangaral in memorial of him, of her. Tama? In memory of her.
What a right investment. What a good investment. What a nice investment. Minsan lang niya ginawa ang isang pagbuhos na isang taong sahod kay Jesucristo. Pero ang ginawa niya ay forever na ito. Amen? Hanggang ang mundo ay mundo ipapangaral ito, forever ito, kaya niniwala ako sa forever. At hanggang langit na alalahanin niya. Amen! Isang matinding investment. Brethren, huwag mong hayaan na matapos ang taong ito na hindi ka magbuhos para kay Jesus. Hindi ka magbuhos sa KOJ Emblanon sa anniversary natin at marami tayong mission at marami tayong dapat bilhin. Na hindi ka magbuhos. Ibuhos mo. Iba kasi yung binubuhos talaga eh. Amen? Kaya nung ibinuhos niya mabango, hindi in-spray, binuhos talaga. Sayang! Eh kung pa spray, pwede yan eh. Sabi ko nga kay Pastor Radyoan, pakikuha mo yung barkada kung muna itin, bisita mo ng spray dito, likod. Pero ang nga, hindi ko maamoy yan. Mahina yung spray mo. O ba yung isa yung in-spray? Panlalaki yun, ha? Hindi, tap lang. Yung pabango ko, nagkakahalaga ng 4,000. Napakalingkit, 4,000. May tao pa ko ba rito? Pero alam ko, binigay lang yun. Ito isang taong nagbuhos siya. Nagbuhos. Isipin mo kapatid, meron ka namang ibinuhos kay Jesus. Marami ka namang kaluluwang ibinuhos kay Jesus. Marami ka namang panalangin mag-ayon ang ibinuhos kay Jesus. Anong paglilipod ang ibinuhos mo kay Jesus? Anong salami ang ibinuhos mo kay Jesus? O baka pa ispray-spray lang mag-isip-isip lang. Pero iba ito, buhos. Alam, buhos ito para kay Jesus. I am expecting, bago dumating yung anniversary natin, bago kibo. I am expecting may anniversary natin sa Gimba, matagumpay yun at yung ating kursaan ang gagawin ito. I am expecting na magiging matagumpay yung ating mission to the nations of the world. Patuloy ang ating radio at TV na paglaki. Tuloy-tuloy pong pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Kunin na i-jacket sa akin dito. Minsan, pati yung mag. Tulungan ako. Lala na yung mataba at bago para makakayaya. Lahat, lalagyan natin ang salita ng Diyos. Amen? Lalagyan natin ang logo. Lalagyan natin ang salita ng Diyos. Pag-inom nila. Wow. Jesus the Great Provider. Amen? Yan ang logo ng kayo, Jem. Kasi ba sa akin ito, agra siguro ito. Ah, malamig ang panahon. Ah, logo ng Kingdom of Jesus Fellowship. Amen? And Jesus the Great Provider. Kailangan natin ang mundo ay punuin ng salita ng Diyos. Amen? Kalatan ng tunay na iglesia ang galing sa Panginoon. Galing sa Diyos yun. At demonyo talaga, demonyo walang magawang magaling. Yung gawain natin doon sa isang bahay doon sa Gimba, tinanggal yung ating kabader doon. Ang masaklap, nakampi pa natin ang nalihis ng landas. Sino pa ba ang gagamitin ng Diablo kundi si Judas laban kay Jesus? Tama? Ang gagamitin ng Diablo para masaktan si Jesus nung nasa tabi niya. Kaya kung meron kayong sakit na nararamdaman ay mga katabi natin ay sinasaktan tayo kahit si Jesus ay may Judas. Mortal ka! Ang sabi ko, mortal ka! Yan ang suotin mo. May tao pa mo ba rito? Amen po ba? Palakpakan natin sa inyo. Kaya ako sa tahanan mo ay paglita nila. Amen? Ikakaalat natin yung logo iyan. A kingdom that cannot be shaken. Ikakaalat natin ang salita ng Panginoon. Ano?
panahon pa rito. Kaya bago matapos ang araw na ito, tanungin mo ang sarili mo, ilang kaluluwa ang ibubuhos mo kay Jesus? Ilang pananalangin pag-aayon ang ibubuhos mo kay Jesus? Gano'ng katinding paglilingkod ang ibubuhos mo kay Jesus? Gano'ng katinding kayamanan ang ibubuhos mo kay Jesus? Maaaring masabi ng iba isang pag-aaksayahan, pero sabi ni Jesus, hindi. Saan man ipangaral ang mabuting balita, laging papangitin niya. Laging papangitin. And lastly, Mateo 19:27 hanggang 29. Mateo 19:27 hanggang 29. Matthew 19:27-29. Anong sabi ni Pedro? Matthew 19:27-29. Are you still with me? Yan. Kaya nga hindi lang po yung Bible ni Pastor Ailma, Tagalog ito. Meron. Matthew 19:27-29. Tingnan ninyo. Pagkatapos ay sumagot si Pedro at sinabi sa kanya kay Jesus. Tingnan ninyo. Narito. Nakikinig pa ba tayo? Iniwan namin ang lahat at sumunod sa iyo. Hallelujah. Hello. Iniwan namin ang lahat at sumunod sa iyo. We have left everything, all things to follow you, Gabus. Iniwan po namin ang lahat. May tao pa ho ba dito? Iniwan namin ang lahat at sumunod kami sa iyo. Nagsakripisyo kami, hindi ng konting bagay, ng maraming bagay lamang. Lahat ay sinakripisyo namin para sa iyo. Iniwan namin ang lahat at sumunod sa iyo. Ang sabi ni Apostol Pedro. Pagkatapos ay sumagot si Pedro at sinabi sa kanya kay Jesus, narito, iniwan namin ang lahat at sumunod sa iyo. Ito ang tanong ni Jesus, ni Pedro. Ano naman ang return investment namin? Nag-invest kami sa iyo eh. Ano naman ang return investment namin? Ano naman ang aming makakamit? Hello? And listen very carefully. Gusto kong sabihin sa lahat, sa Diyos lang talaga may forever. At sa Diyos lang talaga hindi na matatalo. Ito ang sagot ni Jesus Cristo. Sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan, hindi pandaraya, hindi pagsisinungaling. Katotohanan. Tingnan mo sa magandang lalaki sa harap. Katotohanan. Amin po ba? Pakisabi katotohanan. Not a lie. Not a flattery. Hindi ito pandaraya. Hindi ito panluloko. Hindi ito pagsisinungaling. Hindi ito paggamit ng mga mapanlilat na mga mananalita. Ano ang sabi ng Biblia? Katotohanan. Sinasabi ko sa inyo, nasa pagbabago ng lahat ng mga bagay, kapag uupo na ang anak ng tao sa kanyang maluwalhating trono, kayong mga sumunod sa akin ay uupo rin sa 12 trono na naghuhukom sa 12 libi ng Israel. Hello? And listen very carefully. Kung paano sa mundong ibabaw na ito ay hindi pare-parehas ang ating posisyon, ganon din sa langit, hindi rin pare-pareha sa ating posisyon. Yes, hello. Hindi rin. Iba-iba rin ang ating posisyon. Nakikinig pa ba tayo? Kaya kung gusto mo na meron kang posisyon sa langit at marami kang korona sa langit at malaki ang bahay mo sa langit, ibuhos mo yung pinapabuhos ni Jesus. Ibigay mo yung pinapabigay ni Jesus. Gawin mo yung pinapagawa ni Jesus Cristo.
Huwag yung patumpik-tumpik at pa-spray-spray lang. Nagigiling pa ho matay. Ito pa. Verse 29. At ang sino mang nag-iwan ng mga bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ama o ina o mga anak o mga lupa alang-alang sa aking pangalan ay tatanggap ng makaisandaang ulit. Isipin mo yun. Isa lang binigay mo, ang ibabalikan nyo sa 100. Ang ratio is 1 to 100. Isipin mo yun. At magmamana ng walang hanggang buhay. Yung magmana ka ng walang hanggang buhay, antindi na no? Yung marami kang corona, at may posisyon ka sa langit, mas matindi yun. Ang laki pa ng mansion mo sa langit, mas matindi yun. Alam mo, bibihira na ngayon ang malalaking bahay. Lalo na sa Metro Manila, ginagawa na lang townhouse at condo. Pero mas maganda ang malaking bahay sa totoo lang. Malaya kang makakilos, malaya kang makagalang. Kaya nga once in a while, ililoob naman ni Lord. Nag-hotel ako kahit may kumahal lang. Kahit ilang araw lang o isang araw lang. Bakit? Kasi pagdating mo sa isang luxury hotel, napakahinis. Napakabango. Kahit CR pwede mong tulungan. Everything is okay and everything is fine. Amen? And even just one day, you will feel yourself like a king or like a prince. Amen? May tao pa mo ba rito? Eh, how much more pag nasa langit ka na? Amen? Not just a feeling. Amen! Totoong you are a prince. You are a princess. You are a king and you are a queen. Tao pa mo ba rito? Amen. Palampakan natin si Lord. At dito sa mundong ibabaw na ito, yung ibinigay mo kay Lord, ibabalik na mayroon yung sandaang ulit. Listen very carefully. Lahat ng ginagawa at binibigay mo para kay Lord, hindi yan ang awalan ng kabuluhan. Tanging si Lord ang walang talo, walang lagi. Hello? Kaya huwag tayong managhili o tumigil na laging nananalangin, nag-aayon o sumusuporta, nagkakalong, nagbibigay, naglilingkod sa Panginoon. Sapagat ang lahat na ngayon ay ipapalit ng Lord at pinapalit ng Lord. At hindi lamang po, parang sila, parang alam nyo, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Bakit? The God of Abraham, Isaac, and Jacob. Bakit? Number one, nangako ang Lord kay Abraham. Tinupad ba ng Lord ang pangako niya kay Abraham? Yes. Lahat ba na kami kay Abraham? Hindi. Tumanda na siya, namatay na siya. Pero pinagpatuloy ng Panginoon kay Isaac. Lahat ba nakamit ni Isaac? Hindi. Namatay na rin siya. Kay Jacob, nasa rin Israel. Tinuloy yan. Kaya yung pangako ng Diyos sa atin, tuloy-tuloy sa ating mga anak yan at mga ina ko. Kaya ako pag nakakakita ako mga leader attending ng kayo, JM, na pinagpapala ng Lord, tumantuma ako. Ayoko lang yung mga pailanim ang pinagagawa at hindi nakakatawa. Bagay na nababalitaan ko na nawa hindi totoo yun. Alam niyo po ba, Pastor, habang nagpapagawa tayo ng church dito, nagpapagawa din siya ng bahay niya. Eh, mas maganda ba yung bahay niya sa church natin sa totoo lang eh. Hello? Kaya nga dapat talaga yung mga outreaches lagi nung nakikinig dito nung ma-attend dito at hindi yung punta ng punta sa mayayaman eh. Ang hirap kasi pag nag-aaroon tayo ng mga member ng mayayaman sa mga outreaches natin, chapters natin. Ando na sila sa mayayaman eh. Pamigawahin tayo. Hindi o, mantang-mantang mayroong American eh. Puro mayayaman na, dinitikitan. Kaya pumapaling ang puso eh. Hello?
Kaya mga panig puso, mga mayayaman na dinidikitan eh. Ang dikitan natin si Lord, amen? Magparami tayo kay Lord. Anong mamagandang ating mensahe? Invest wisely. Invest in the right investment. More investments, much better. Invest in God and in the kingdom to establish you. At tularan natin si Maria, ng Betania at si Pedro. Ano sabi ni Mary ng Betania? Binuhos niyang lahat kay Jesus. Hindi ispraya, buhosan. At si Pedro, iniwan po namin ang lahat. Ano naman po ang amin? Ano sabi ni Jesus? Saan man ipangaral ang mabuting balita, mabanggitin ang babae ito. Nag-iwan ka lang isang daan ang ibabalik sa iyo. May mataas kang posisyon sa langit. Malaki ang mansyon mo sa langit. Marami kang korona, marami kang river sa langit. Amen? May tao pa ako ba rito? Dahil lahat ay iyong makatulikin. Walang magsisiyan. Manatiling na kaya mo at nakapikin. Walang magkasalita, walang kakausapin ang sinang ama. Cost me everything, I'll obey. I'll obey and stream you. Yes, Lord. Ay, itong pastoral mo, nahin mo na yung musiko. Kasabay ng nakapos na at madiliin mo yung puso ay kaya dito at hindi siya lang yung puso ito sa puso mo. Hello babe, let me serve you. Hello babe, because I love you. Hello babe, my life. Mamaya na kayo magsiya.
kami anak kay magkitungan, malaki ka kami ng kalamit din ang kawas sa amin. Sino naman? We don't mind. I shall love the Lord with all my mind, with all my heart, with all my soul, with all my mind. And Lord, I love you for all the things you are. Ang tanging alay ko,
kinikilig ang nanonood. Ikaw man ay tinatawag ng Diyos sa mag-aali ng katotohanan ng buhay sa Panginoon. Bago ka man o hindi, mga maral ka man o hindi. O Diyos ay ikaw ay tinatawag ng Panginoon para mag-invest sa Lord at mag-invest sa kingdom of Jesus Elohim. Kahit na anong relihiyo, kahit na anong church mo, tinatawag ka ng Diyos mag-invest sa kingdom of Jesus Elohim. That will bring this nation and the nations of the world into their high calling and perfect destiny in Christ. That will bring the real salvation of Jesus. Experience in order for the world to experience healing and miracle from God. To experience the goodness of God. Hallelujah. I raise my voice. Yes, Lord. I keep alive. See you, my Lord. And I rejoice. To our many, many reasons why I know your face and
buhay mo ay maging malaking pagpapala sa sandaling dito. Maging kagaya ka naman ni Pedro na umahari ka hindi lamang ng isang taong dubli, isang taong dubli, even trillion times. And may you receive great reward in heaven, Harry, at the end of earth. And may your lives transcend and lives. Sige po, kung meron pa mong gusto lumapit na makamang sa harapan, gabi nila po, may hindi lamang pa oras natin dito. Huwag na po natin matagalin pa. But right now we will lay everything upon the altar of Jesus. Ano man ang magiging kinabukasan natin, bahala na si Jesus. Kagaya ng Mary ng Bethany, ibinubos niyo. Kagaya ni Pedro, hindi man ang lahat para sa Panginoon. Because Mary of Bethany knows that Jesus is the right message. Peter knows that Jesus is the Reverend Messenger. The kingdom of Jesus is the Reverend Messenger. At sa lahat ng mga nangako sa Diyos, pakitupad. Yung mga church members na yan, pakitupad. At yung mga hindi pa, wala pa palapag sa church members, pumirma na kayo. Para sa mission, may sa compassion, transcendent relationship, radio and TV, para sa crossing. At para sa darating natin kanilang invest. Sa pagkakibabaw na ito.
iniaalay ko po ang kanilang buhay sa iyo. Inaalay po namin ang aming buhay sa iyo ngayon. At ang lahat-lahat sa amin ay iniaalay namin sa iyo. Iniiwan namin sa iyo ang aming kinabukasan. Iniiwan namin sa iyo ang kinabukasan ng aming pamamahal sa buhay. Maging ang kinabukasan ng pagsakit ay iniiwan namin sa iyo. At ang kinabukasan ng buong mundo. At hindi sa lahat, iniiwan namin ang kinabukasan ng kinabukasan Jesus Christ sa iyo kamay. Na kung saan, hindi para sa Pilipinas at para sa buong mundo. Na kung saan kasama kami rito at kasama ang aking pamamahal sa buhay. Mag-pledge kayo. At wala pang pledges o nakaming alagap sa gagawin natin ito. Yun. Ibigay na ninyo ng maayos ang inyong tithes, offerings, first fruit, etc. etc. Pero ngayon ang kailangan natin itong para sa personal natin at para sa anong personal natin. Sa oras na ito. Kung sakasakaling wala ka, yung mga wala pa, bigyan sila, yung mga hindi pa nagpa-prekais, kante, 50 pesos yung nagkaya nila yan. 500 pesos yung nagpito. At kung sakaling hindi mo dala kayo, ay padali lang naman na alamin, no? Paano natin na mag-PM yung mga nakikinig at nanonood. Nandiyan naman sa screen, no? Yung mga cell numbers. Pwede mag-PM sa Kingdom of Jesus. Yan ang ating update. Sa YouTube, kay OJM, sa Twitter at kay OJM. I-follow, i-like, i-share ninyo ang mga nakapost sa Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook at sa Twitter at kay OJM 07. Sa YouTube kay OJM. Sa oras na ito, asa na, kahit nagpapaikot ba kayo ng mga malapang? Yung mga malapang, bigyan nyo lahat. Ha? Wala kayong papel. Kahit ang papel na lang. Tapos sa oras na ito, paikutin natin ang ating mga offering packet. Inuulit ko sa inyo mga kapatid, tatlong hati po ito. Pero lahat ito ay inupahan natin. Dahil unang challenge, pagkakalpag madadala ng kaluluwa. Pangalawang challenge, ipagkakaluluwa para sa Kristong kaluluwa. At itong darating natin ang nagab sa Kristo. At kung meron din kayo para sa lingkod ng Diyos, na may mahinam din, maganda rin naman. Sa pagkatsama kaya, ay para naman sa babae ng parang niya. Iba rin naman ako. Make it an aral-aral. Simula sa araw na ito, gawin natin isang maayos sa pagkakaloob. Isang investment na pagkakaloob. Di basta-basta pagkakaloob lang. Kung noon, init na init kayo sa lumang church natin, ay hirap na kayo umakyat. Kaya magbaon kayo ng jacket at sweater. Yan ang masasabi ko sa inyo. Wala na po kung magagawa. At kung kayo mo yung kakain, magmimereta, maghahamunan, huwag na kayo pumunta sa iba, dyan na po kayo kumain. Mamordan na kayo, hindi na kayo kumain. Tapos yung resibo, pakibigay nyo sa mga kapatid. Meron din tulong yun para sa pananatili natin dito. Pagkatapos nyo, ibigay ang inyong tithe sa inyong first rule, sa inyong second evangelism, great new mission to the world, just renta. Itong just renta nito, napakahalaga na kasi every week yan eh. Tapos yung church anniversary natin. Tapos yung giver natin, yung visit natin.
as a mortal kayo, kung ano mga ano natin dyan, mga mug, mga jacket, mortal kayo dyan. Walang mag-exempt, okay mag-exempt. At ano kayo ng church na talagang kayo mag-exempt? Pwede sudyante kayo. May pangkalot dyan ng city. Na okay naman ang city. Meron na kayo pangka-policio. May iba ka, may pang-arena eh. Pero hindi taga kayo, JMU. Kaya mas mabili para sa pamunti tayo makapag-bless. Bakit mo sinakop natin lahat ng lugar na ito? Anong dahilan? Marang, ang dala ng? Alam ka. Pakalawa, dahil makilamalaki yan, alam natin, nakikipuloy yan. At ito ulit ko, kung kayo magmimaren na maghahapon at more than kayo sa baba, dito kayo kumain sa taas o kayo sa baba. At yung mga resibo, ibigay mo sa kapatid natin. Pag itatapon, ibigay niyo sa kapatid. At yung gusto na mag-pledge, mag-pledge po kayo, maaaring nasa darating na Sunday. Tapos yung mga sobre natin, oh, andyan naman ito. Yan yung bank account ng ministry, oh. Yan, China Bank Commonwealth Branch, savings account number, Kingdom of Jesus Fellowship International Corporation. Yan yung ano. Yan po yung sa China Bank ng anong bako. Ngayon, minsan yung mga kapatid, lalo na sa ikaw pa, sa inaingiraman sila sa China Bank. So meron ako isang pang-account na nasa, meron pa tayong isang pang-account na sa pangalan ko yan. Pero sa ministry din po yan. Na nagkataon lang pangalan ko, makakaasa kayo, sa ministry din po yan. Kasi pati yung pangalan yan, regardo din ka rin yung ministry din yan. Nadibilig pa ba tayo? Tapos kumuha kayo ng maraming ganito. At kayo mismo personal, lagyan nyo niya, paglagay kayo sa lagyan ng langit. Pag mabigay kayo, amin po ba? Naniniwala ako yung ating paglilingkod ngayon, iba na. Amen? Mas mataas kaysa dati. Amen? Ang ating pagbibigay ngayon ay mas mataas kaysa dati. So walang mag-i-accept. Lahat kayo ay magano ng transcendental. At ano sa tingin ninyo? Okay ba kayo sakasakali? December 20 ang anniversary natin Sunday eh. Pero baka gawin Saturday, okay ba kayo? Di ba makakapit ko sa inyo? Para yung mga outreaches natin, tuloy pa rin yung Sunday nila. Kakausapin natin si Pastora Roan, si Pastora Roan, yung Pastora Chiki, nasa labas siya ngayon eh. Tayo ngayon ang nasa loob. Baka isang araw, nasa ibang bansa na yun. Namin po ba? Kaya yung mga wala pang mga plates, mag-plates na kayo. Nice yung jacket, ang ganda niya, no? Magkano yung halaga ng jacket natin? 350 lang yung jacket, ang meron mura. 350 lang yan. Bigyan mo ako ng sino. 350 lang. Barato din. Kesa magbili ba kayo ng kung ano-ano? Barato. Okay, papaya, taga-major, sumamunaangay ng mga taga-outreaches, si Pastor Roan, may bawon yan doon. Dinisplay yan doon. Tapos yung mga DVD natin, magaganda yung mga mensahe natin. Panungurin ko ninyo, magkaroon kayo ng sarili yung CV. Magkaroon kayo ng sarili mo. So, lahat po ay mag-bless ito. Hindi na ito, wala pa itong mga ito. Dito bigyan itong mga ito, kaya nila yan. 50 pesos sabi, kaya nila yan. 5 pesos sabi, kaya nila yan. Estudyante, 5 pesos sabi, kaya yan, di ba? Chester, kaya, di ba? Kaya, 5 pesos, 20 pesos sabi, kaya yan. Bigyan lahat, ano naman ito na yun po. Nakatingin sa akin, no, nagilip na yun. Ako, wala pa. Para yung ating tax, hindi na nag-aangit. Napabondo na natin, marami tayong kailangan eh. Pabayad tayo ng internet, aso na labs. Hindi bumibili tayo ng mga DVD. Marami hinihingi eh. Eh, parang may punto tayo. Wala tayong punto na makayari sa atin. Kaya lahat kayo magdarma kayo niya, no? 50 pesos a week. Day Monday, wala mo ng day Monday. Wala mo, parang sa next time tayo.
So okay na kayo? So yung mga ano ha? Ito yan. At kumuha kayo na parang yung sobre ha? Mag-bless kayo. Bigyan pa yung mga iba pa. Bigyan yung mga ano. Pati yung mga kapatid natin sa inyong pansa, i-regular na ninyo. Kung magpapitin mo. At pakiusap lang naman. Kung magbibigay pa kayo sa iba pa, siguro mas malaki rito at regular. At saka, happy birthday kay Chester. Chester, ang birthday mo kahapon. Kailangan ang kailang birthday mo? 21. Ilang taong ka na? 16. Yan. Tsaka si, ano, si Diane, 16. Mga bata pa sila. Di ba wala pa sa isip nila, marami pa mga bagay. Kaya, happy birthday sa kanila. Sa darating na Sunday, marami yung kaluluwang pagbibigay. At saka, ayun, Wednesday, happy birthday tayo yung mga sasama. So, okay na ba kayo? At kumuha kayo ng maraming ganito, ha? Okay, at papakapakawin natin yung salami. Ibig po ba? Ano ang magandang mensahe ngayon? Invest wisely. Napakaganda nito. Orderin din ninyo at kung meron kayong binibigyan ng mga regalo niya. At sabihin nyo, napakamura niya ng lao. Mabuti nga sila, Pastor Rael, Pastor Rael, wala namang mga bayan yung mga yan. Madalas yung pag naku-hold up yan. Pag sinabi sa akin ni Pastor Rael, mamamalingki kami. Mamamalingki kayo doon, punta kayo sa kanila. Kaya I pray, magkaroon kayo ng sariling grocery at mga sariling malingki. Okay na, sa tayong lahat ay tumayo. I will sing for you. Father Arnold, hindi na mag-worship prayer. Dance with you. Sabi niya na kanta ko. Kasi sabihin mo siya ng microphone. At pakaroon sa pagpapawa sa aking panalangin. Sige. Sige. Sige, close up prayer na Father Arnold. Maraming salamat po, Panginoon. Sa mensaheng ito, God. Sige, sige. Lahat, palagsak din. Maraming salamat po, God, sa kapatid mo, God, sa mensahe mo, God, na Invest Wisely, God, sa team mo, God, na narinig kami, God, na marami kami natutunan, God. Yung natutunan namin mensahe mo, God, yung dito namin na pamuhay ko, makakitin namin, God, God, sa ito, matao, God, na hindi mo lang kilala, God, sa tunay, God, Tuhanan, God. Lord, maraming salamat, Panginoon, God, sa aming pastor, God, na minamunahan, God, palahin mo siya, God, ang higit mo, God, is natin, God. At kami lahat, God, na narito, God, ibibis mo, Panginoon. Upang sa ganun, God, na lahat ng taong narito, God, magpagbigay ko ng tithes, alabo ka rin, etc., etc. Lord, ito pong dalangin ko, Panginoon. Palayan kami, lubos, God, upang sa lahat ng pangailangan sa iglesia nito, God, ipatugunan ko, God. Lord, marami pong salamat in Jesus' name. Amen. 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 So, kapaya tayo sa Maksa, at sa darating ko sa akin, mabalik tayo sa Karkonesa, yung mga sasama sa evangelism. Yung mga inyari-re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 -
pag-evangelize tayo. Sigapin mo natin kamay ng mga kapatisa. At sigapin mo natin kamay ng mga kapatisa. Mga kaibig, magpiparenda, maghahapunan. Sa mga kumay ng order, tapos mga kayo rito, bigay niyo yung resimo sa ating mga kapatisa. Okay? Sige. Don't you wanna be a part of the kingdom?
I want everybody.